Basic lang, basic dribbling lang, ganun. Ganun ang ginagawa ni Hidden Gem. Alam ko, hindi ka makakarinig. Pero para sa amin, dalawa lang. Ikaw si Muhammad Ali, kasi Team Duncan. Ikaw, ako, sino ka? Michael Phelps. Binan na yung kadita eh. Ayaw nga. Kung, kasi kung merong healing galing. May? Swimming galing. Galing? And 6.5. Okay. Sige. 7 maraming salamat. 7 maraming salamat sa pag-grade. Pero ito na. Simulan natin ang bakbakan para sa ating unang laban. RSG Philippines and Onyx Philippines. Sino nga ba ang pinakamagaling na Philippines dito sa laban na to? Medyo nagulat ako. Okay. Hindi namin expect yun. Hindi, kasi kapag parehas may esports, sino ang pinakamagaling na esports? Esports. Tama. Okay. So, since parehas may Philippines, sino ang pinakamagaling na Philippines dito? Tama. 9 out of 10. 9. Good job. Salamat. Good job salamat. Now, looking at the bans, alam mo, parang ano lang to eh, meta bans. Yeah. This is a typical na nakikita natin. Idil, Kadita, Kaja, Joy. I would just like to point out no na lagi ko tong sinasabi yung Edith plus Kadita combo timeless yung combo na yun para yung ano Farsa Kaja para yung Franco Kadita yung mga ganun kasi kapag na onward plus na earth shatter ng isang Edith yung kalaban hindi kailangan ng Kadita na magpetrify first skill ultimate lang ay tegi na yun. Kumbaga ano, medyo tipid sa resources kasi may gagawa naman nung gusto mong gawin para sa'yo. Yeah. And sobrang complementary lang anong mga heroes na Kadita, Edith, nga to rin ang sinasabi mo. Pero Matilda, na kanina first series nakalusot to eh. Fredrin. No. Basta Fredrin, okay. Fredrin or Baksha. Base sa nagiging trend no, ng mga picks, kapag na-open yung mga heroes like Baksha or Fredrin, Fredrin talaga inuuna eh. Kasi wala na naman na talaga yung mga bagong hero na sabihin natin heavily na-adjust. For example, this Matilda, and not necessarily na na-adjust yung Angela, pero kasi dahil dun sa flask of the Oasis, exactly. Photo, shoutout kay LG Gaming, shoutout sa'yo, ikaw ang nagpangalan. Fred. At ngayon, okay, Fredrin. Oo nga, ang ganda na pagkakakuha ng Fredrin na to, kasi in a way, kahit usually lagi nating nakikita yung Fredrin in the jungle, no? And malakas talaga yung Lord and turret, turtle take ng isang Fredrin, yep. Eh pwede pa din natin itong i-flex pick eh. Pwede pa siyang mapunta sa XP, kaya naman, sabi nga, sino yung ang hero trivia dito? Oo nga eh, sabi, you see the value in me, you should. Ah, ito yung voice line niya, no, Fredrin. Gayahin mo, dali. You see value in me, you should. Wow! pwede na ba? Okay, sige, back. 100% contention rate para sa isang Fredrin. Is either nasa ban, or napipick. Oo, yun yung ibig sabihin ng contention rate. Pick plus ban rate. Yep. 100%. Hindi nawawala. Laging present. Hindi 99, hindi 98. 100%. 100%. Okay. Pero technically, ito yung nagiging parang somewhat curse ng second picks. Parang persado sila sa Valentina kapag hindi kinuha ng first pick. Yeah. I mean, the Valentina pick for me is really flexible. Kahit right now, medyo nahihirapan tayong makita every time na may Valentina. Hindi din siya nananalo as much. Pero given this, medyo may opportunity pa rin naman sila to dish out enough damage. Kagaya ng ginawa ni Yue noong first series natin for Blacklist International. Eh, malakas talaga yung damage output pa din kasi ng Valentina eh. Yeah. And kung papansinin natin, base sa draft siya, index, baksa. Eh, halos malaki ang kalabangan ng RSG. Unlike dito sa Onyx Philippines, pero with this back siya, na masasabi natin nagiging counter talaga kapag merong Fredrin, eh malaking tulong ito. Pero isa pa sa mga nagiging counter kapag merong back siya is the Lilia. Yeah. Pwedeng Lilia tapos pwede ding Gourd. Yun yung mga pwedeng ipang-counter against a Fredrin or a Baksha. And yun naman talaga yung mga pwede nating makita. Kasi again, yung Fredrin as well as itong Noveria, hindi pa natin sure kung saan sila. Pwede silang position 4 or position 5. But looking at our draft index, no, makikita natin right now na sa early phases of the drafting phase natin, medyo lumalamang yung side ng RSG. Sa Vision and Info, mostly because of the fact that they have this Noveria. Kapag nag-ultimate yung Noveria, makikita niya kung nasaan yung mga kalaban. Tapos, yung kanyang Astral Meteor and Astral Recall, makikita din kung ano yung dulong point. Puro pang-check, no? Yeah, exactly. Oo, oh, inumaabot pa nga sa point na spammable, na yung sobra, even yung ultimate niya, which is the Astral Echo. Now, picking this Noveria, parang mapipilitan ka na hindi kumuha ng bush plays eh. Diba? Ng mga roam na tulad ng show, tulad ng Kufra. Yeah. Actually, pwede nga yung sinasabi mo. Na, pero syempre, kung titignan natin, yun din naman yung mga nagiging pang-abot na para sa isang Noveria. And this time, since wala na nga naman talagang option para sa isang Claude para dito sa Onyx, naging malakas ang loob nila na sige, kuha na tayo ng Noveria kasi parang yun yung nagiging sagot eh. Yeah. Pag merong Noveria. Now, Fanny,
ang tatanggalin, good win para dito sa Onyx Philippines. Kasi pwede mga naman talagang i-flex itong Fredrin. Though napakababa ng win rate ng Fredrin na inilalagay sa XP lane, eh kung titingnan natin para sa Onyx Philippines, sabihin natin na parang sinasabi dito ng nila Coach Blobzy na okay, nasusunod yung mga nasa libro, nasusunod yung mga plano natin. Oo nga. And alam mo, gusto ko din yung ginawa ng Onyx, no, na let's not take that risk, no, na kahit may option nga and possibility na maging jungler and XP laner itong Fredrin, hindi talaga nila pinalampas yung fact na pwede nilang iba na yung Fanny na talagang kayang-kayang i-burst down yung Valentina as well as yung Bruno agad-agad. Respect, daling, ano yun, daling abutin eh. Knowing na yung Bruno, mag-rely ka lang sa second skill mo. Yeah. And kapag hindi pa tumama sa Fanny, medyo mahirap talaga makatakas. But again, yung Therese Laban for RSG Philippines, parang ano eh, yung lineup dito ng Onyx, wala pa silang masyadong control kung tutusin. So, feeling ko ganda ng Therese Laban. Oo nga. Tapos, pwedeng mag-blue na lang yung side ng Onyx Philippines to ensure na meron pa din silang crowd control in a way. Tapos, si Yoshinu, siya na lang yung magiging main crowd control like a Kufra at Cho na kanina pa natin minimension. Pero, yun nga, in terms of drafting now, no, madami pa tayo pwedeng makita kasi pa-start pa lang yung second phase of the draft. No, kailangan nila yung pang-abot. And Florine! Para sa Onyx Philippines! Sabihin natin, pwedeng maging effective to kasi kahit nasan ka, yung Bloom Ultimate pwedeng umepekto, di ba? Ba't napaka? Nabigla lang ako kasi si Yoshino, parang never ko siyang nakitang gumamit ng utility na roamers. So it seems as if kahit nung game number one, yung kay Kimpoy, nabigla rin, halo, nag-estes siya. Ibig sabihin, nag-a-adapt sa meta yung mga hero, yung mga players natin and ini-ensure nila na magkakaroon ng adjustments. Wait. Ito yung mga hinahanap kong XP, yung ganito ka-explosive. Alam mo na hindi to magre-rely sa 1v1 matchup sa lane. Minuto. Aabot sa likod to, itong Tyron. Yeah, actually, ginamit na nila yan against sa Minana Evos, pero hindi naging super effective. Kaya lang, since meron silang Minotaur, additional setup para sa kanila, pero additional setup din para dito sa Onyx Philippines since meron silang Valentina at makakatulong yun if ever yung may No One's Fury kasi may dalawang dash point yung si Super Prince plus the Flicker. So kung mobility yung pag-uusapan, masasabi natin na baka mamaya makapitalize ng mas maigi ng Onyx Philippines. And in terms of the draft, no, right now yung Onyx Philippines wala pa silang inherent crowd control na person. So iniisip ko pwedeng ano eh, Glue, pwedeng Ruby. Medyo mahirap yata mag-Ruby. Pakito pwede, pero hindi din siya super crowd control. Pero at least pang-counter siya against Diroth, pwedeng Arlott. Ang dami pang options. Ay, sino yun? XP sa XP para dito sa Onyx. Ba't natawa ka? XP sa XP. Wordplay. Hindi yun wordplay. Rhyme lang. Ano lang yun? Rhyme lang. Pero ito na nga yung draft index at Dianara. Ano ba nang nakikita natin? In terms of teamfight, nakikita natin na yung kit na meron yung side ng Onyx Philippines, sobrang lalamang talaga sila compared to the side of RSG. But again, as we've mentioned, sobrang crucial nung fact na merong vision and info yung side ng RSG. So kailangan nilang i-capitalize yun considering that this is a Noveria. And kailangan lang niya mag-free hit ng mag-free hit habang yung Irithel nandun lang sa likod. So kailangan lang talaga nilang maging careful. Marami tayong aabangan dito at nakapag-desisyon na ang ating mga audience para sa kanilang predictions. 61% para sa Onyx Philippines habang 39% naman para sa RSG. Nakikita natin kung gaano tinanggap nang sabihin natin ng buong mundo pagdating sa MLBB ang bagong lineup ng Onyx Philippines being second sa ating sabihin natin na na ratings. Tama ba ratings? Hindi. Leaderboards. Standings. Leaderboards. Ano yung ratings? Basta leaderboards. Pwede naman. Talagang may ibang patutunayan na itong Onyx Philippines. And kung titingnan mo yung lineup dito ng Onyx Philippines, parang ang magre-rely sila ng control ay yung second skill ng isang Florine, yung slow na nanggagaling sa Tortoise Posans, and even yung mga Ice Spin 1 na pwedeng i-build and i-prioritize ni Jem. Tapos yung Terrify na lang din siguro coming from that Valentina. Dami nating aabangan pero syempre simulan na kagad natin
ang unang laban para sa series number 2, Onyx Philippines and RSG Philippines. Pero ano nga ba ang mga aasahan natin para sa early parts? Specifically in the early game, makikita natin na pwedeng magpa-andar yung side ng Onyx Philippines, mostly because of the fact na medyo item reliant ang isang Irithel, considering na kailangan pa niya ng mga 4 to 5 or 3 to 4 items bago siya makapag-dish out ng enough damage. So kailangan lang maging wary and conscious ng RSG Philippines dito. And yung back siya, sobrang bilis mag-rotate niyan, pero naka yung pure rage Ryzen. Pure rage back siya. Wow, nakakapagtaka ito. More on pokes ata, yeah, ang hinahabol ng isang ano no, ng isang backsha rito. May mana ba ang backsha? Oh, meron pala. Meron, no? meron. So hindi na niya po problemahin if ever yung kanyang mana, kasi nagpo-proc yun every 8 seconds ba ang cooldown ng pure rage. Parang most like 6 to 8 parang ganun. Yeah. And kung titingnan natin, ang ganda rin ng pagkaka-pick up niya, no? Knowing na may 260 adaptive damage ang isang impure rage. Yeah. So technically kaya niya mag-isa kung merong magi-invade sa kanya. Grabe, tingnan mo yung trivia natin. Eman Payaman, siyang leader ngayon as a gold per game with 14,555. Grabe, sobrang paldo pala nito. Oh, and aside from the fact na paldo si Eman in terms of gold, meaning lang nito, magaling siyang mag-farm. Yeah. And yun talaga yung isang crucial thing, especially if you're a gold laner, kailangan mabilis kang magpa-item para mas mabilis kang makasama sa team fight, para mas mabilis manalo yung team mo. Tama, pabilisan na talaga. Pabilisan ang labanan. Pero tingnan natin kung magbabago ba ang tempo ng RSG sa kanilang pagsasalubong muli sa second round. Or G at ang si Imad ay sinisimula na itong turtle ng ating gamer. Ryzen, dadaba! Tinatag na yung Astral Echo daw para makita lahat ng mga members ng RSG. Pero si Imad pa rin ang makakakuha ng unang pagong. Pero with the last insanity, it's gonna be Light na mawawala. And it's Gem getting that first blood for Onyx Philippines. Ang aga ng duguan doon, ha? Ano ba nangyari doon? I would say ang ganda kasi ng positioning coming from the side of Onyx Philippines. However, meron kasing ultimate yung isang Fredrin nitong si Irad. And sinasabi natin time and time again na parang Balmond ang isang Fredrin kapag may ultimate. Lethal counter plus ultimate combo, ay plus retribution combo. Sure na secured mo agad yung turtle. Actually, hindi lang sa kanya kino-compare yun, eh. Pati sa Lancelot, eh. Yung, ano, yung Thornrose. Sure retry. Thornrose retry. Yeah. And sa ngayon, kung mapapansin natin in terms of the items brought to us by FWD Life Insurance, inuna ka agad yung tough boots para dito kay Yoshino. So, alam niya kung ano yung inenegate niya, yung magical damage, yeah, na manggagaling dito kay Aqua. Kasi pokes, more on pokes yan, eh. And aside from that, no, yung stun kasi coming from an Irith, ay from Florine, ay, pumuputok na yun agad. Oh, mabilis kapag, na. Oh, hindi nakagaya before na nagko-cooldown pa. Pero mukhang si Gem na naka-first blood kanina, una ng RSG counter kill sa unang nagpatak ng dugo. Nabagsakan agad. Pero nakabawi naman ang RSG Philippines dito sa laban na doon. Halos palitan lang naman, yeah, pagdating sa gold earn. Pero again, nasa 3 minutes pa lang tayo ng game. At ito yung nakasanayan natin, Onyx Philippines at RSG Philippines, na action kung action agad, early parts pa lang. Action ko, action Jackson talaga. Ang gusto nilang panindikan. Kaya naman ito, si kung nakikita natin yung nangyari, no, sa mapa, mas mabilis yung nagiging rotation coming from the side of RSG despite there being a backsha for the side of Onyx. And ito naman talaga yung nangyari. Ooh, pero si Light, napapunish dun sa mga poke damage na nanggagaling kay Super Prince at Ryzen. Grabe yung damage. And sabihin na natin na pag mga traditional tank ang pag-uusapan, Minotaur talaga, yan ang isa sa mga pinakamalambot bukod sa Atlas, di ba? Yeah. Kasi parang kung pagbabasihan natin, si Eman! Ano, oh, Petro, mamaya na yan! Ang gusto nila dito ay ang gold lane. Si Eman Payaman, pero here comes the counter initiation. Boy, wala pa namang mangyayari, pero look at Nets! Grabe si Nets. Kinuha niya na lahat nung ginto dun sa tore. Oo, oh, 95%. And yung turtle ay nakuha ngayon ng RSG. Kakaibang bilis ang isinasagot ng RSG against Onyx Philippines. Pero maganda, si Nets naman ay napapabayaan sa ibaba. Ngayon, may kakayahan silang dumay. Ryzen ay gumugulong. Pero alam niya na loob pa rin ng tore at hindi niya i-go-go yon. Pero Gem, ito yung dive pala na gustong gawin. Inuna yung tore tapos si Gem na lang ang isusunod ng mga members. Pangalawang beses na yan. A priceless rat uli sa mukha para dito kay Irad. At ito yung ini-expect natin, na kapag meron kang Fredrin, medyo rainbows talaga yun, eh. Alam mo, yeah, yung nakapamulsa yung kamay, tapos lakad siga. And makita natin kung gaano kasiga ngayon si Irad with 2-0 sa kanyang KDA.
And yung vision din kasi na binibigay ni Aqua, napakalaking tulong eh. Exactly. And natutuwa ako kasi si Fred rin, si Irad, no? Kahit yung mga kalaban, ikakampi niya, nandun lang sa Golden, siya, pinupuruhan talaga niya yung XP lane, which is si Gem. So, ibig sabihin nito, mas may space itong si Nats to just roam around and be as aggressive later on. Kasi alam niya, nalamang na siya in terms of items as well as in terms of kills. Eh, yun pa naman yung pinakamahirap sa Dairon. Yep. Kasi kaya kanyang i-1v1. Yeah. Like, every single Crazy one box. From the side of Onyx Philippines, kaya niyang i-take down ng mag-isa. Yeah. Mm, kung duel lang ang pag-uusapan niya, kasi may innate kits siya na nakakapagpababa ng physical defense. Yep. Eh, no? So I think isa to sa mga reason bakit kinuha ng RSG despite na hindi gumana ito against Minana Evos. Pero ngayon may ikot na gagawin ang Onyx Philippines. Top lane ata ang puntirya nila. Okay, pagpalit na nga sinozona ni Ryzen ng mga members ng RSG para lang kunin yung torre. Trabaho lang. Minamadali na dito ng Onyx Philippines. Alam kasi nila eh. Alam nila yung idea dito ng RSG na kapag ka hindi natin sinabayan yung mabilis ang tempo na kanilang ipinapamalas dito, eh may iiwan tayo. Lalo na si Nets. Eh ngayon, wala pang death si Nets. Yeah. Nakaipon talaga siya dahil na-maximize ngayon yung energy shield sa may bandang ibaba. Pero magbabago ang tatlo kasi Super Prince ang punteryo nila. Super Prince with a Blinker Abyssum Strike mula kay Nets! Iba ang plano ng RSG. Kumuha mo na ng buhay sa mid lane tapos nakikipagsayawan lang sila dito sa turtle. Pero look at Eman on the bot lane. Trabaho lang. Torre ang gusto. Tinatrabaho lang dito ni Eman lahat ng mga torre. Actually, second torre na ito or pangalawang torre na ito na gusto niyang patumbahin at napabayaan si Rad doon sa may third nilang ating game at ang tatlong pagkong ay makukuha dito ng RSG. Dito na nagpe-pay off yung chinichika natin kanina, no, na yung pagdalaw consistently. Nagaw! Yung pagdalaw consistently ni Irad towards Nats ay talagang magiging beneficial for them kasi alam niya na kapag nag-snowball itong Diroth na to, kahit sino dyan, hindi siya babanggain. Grabe yung ginawa ni Aqua dito. Actually, may mga pang-counter sa ganun eh. Yung haharap ka, aharangan mo para yung impact hindi talagang salo. Nung mismong ano, farm. Oh, pero diba, Membro ay kita? Di binawas niyo rin nakokonekta sa tatlo. Setup na magbubula kay Light. And finishing blow na lang mula kay Eman. Isa na ang mawawala sa Onyx Philippines. And look at the discipline of RSG Philippines after getting one kalas. Iwang kagad din, no? Pero ano nga nangyari dun? Ganda ng pagkakalatag ng Astral Echo coming from Aqua. Tapos, nagdabog lang naman yung baka. And because kumakapal yung hitbox coming from that Astral Echo, naging mas madali for him to get that 3-man set. And right now, since mayroon 3.4k gold dito ang side ng RSG, madali na sa kanilang i-burst down yung kanilang mga kalaban. Grabe talagang binibilisan. 3.4k gold lead para sa koponan ng RSG. And ito yung nakasanayan natin na task force si RSG para sa kanilang kubunan. Pero si Eman ang magiging puntira. Ryzen, kakabig patras doon sa paghabol niya. Kasi sa totoo lang, wala pa naman siyang idea kung nasa ng mga members dito ng RSG. Yeah. Baka mamaya pagdamba niya, it's a trap pala. Alam mo yung RSG parang may sistemang sinusunod ganyan eh. May structure. Yep. Kumbaga, okay, check, nagawa natin. Okay, check, lipat tayo sa next may goal. May checklist. Mayroon. Parang short goals at a time. Yeah. And yung mga short goals na yun, yun yung nag-e-ensure na magsasucceed sila later on in the long run. Pero nagdabog na dito yung baka. Nawan's Fury sa isa lang kukonekta kay Ryzen. Pero may inagaw na Minowan's Fury at kukonekta sa dalawa. Pero wala pa rin mag-cash. Hindi na mangyayari. And it's gonna be Ryzen na unang mawawala. Yoshino ang isusunod sa 2-4-1 trade at lamang ngayon ang RSG. Pero look at Gem the Last Insanity na hindi natatama at hindi na nila hahabulin pa ang RSG. Medyo mahirap ito ha. Lord para sa kanilang puder. And nasisimulan na ito ng RSG. Wala pa si Ryzen for the next 6 seconds. Kayang-kayang madaliin. Kahit walang ultimate itong si Eman, pwede nilang bilisan ito at i-rush eh. Alam mo na, gets ko na yung essence of picking up this Irithel as well as this Diroth. Parehas silang merong physical defense reduction and yun yung nakikita natin. So kapag nawalan na ng physical defense because of the Diroth, tapos nagpaulan pa ng archer, ng bow, etong si Irithel, nakikita na natin yung damage output, pinipierce kahit ano. Yeah. Parang nawawalan ng healing. Yeah. Kahit i-heal mo, yeah, wala ka naman ng armor. Yun nga eh, tingnan mo. Pero kailangan nila respetuhin si Nets ha. O, ayun o, sakit naman! Sa mga heavy crossbow na binabato, nandyan yung flicker tabog, pero siya yung mawawala dito. And
it's gonna be Emin falling down once again. The counter from Onyx Philippines. Mapipilitan si Aqua na lumayo na lang kasi wala na yung mga tropa niya. Ganda na sagot ng Onyx dito. Oh, kasi crucial din yung pagkakahil ni Yoshino doon with his bloom. And nagkaroon siya ng favor kaya naman nabuhay pa itong si Nets kahit sinubukan siyang i-run down ng side ng RSG. And because of that, mas madali na for the side of Onyx Philippines to punish them kasi it was 4v2. And ngayon, makikita natin adjustment na mabilis para sa Onyx Philippines. Hindi sila papayag na sila yung i-rush dito ng RSG. Pero yung matchup kasi dito ni Nats at saka ni Jem, kung papansinin mo, napakabilis lang basagin ng Piragong Armor with those kits na meron si Nats. Ngayon, pwedeng Tori yung unahin ni Nats. Nandiyan naman na yung mga members ng Onyx, pero mukhang hindi na sila aabot para dumipensa pa. Ito pa yung isang issue, clear wave. Yep. Oo. Sobrang bilis din mag-clear ng side ng RSG, no? Considering that this is Novaria as well as an Irithel, medyo mas magkakaroon sila ng opportunity to tear down the minion waves as well as be able to move freely around the map. And yun yung nakikita nating strength na meron ng RSG. Plus yung fact na nakikita talaga natin na nag-come into play dito, doon based sa index natin kanina, na malakas talaga yung check bush potential ng side ng RSG. So hindi sila nabibigla sa mga plays na ginagawa ng Onyx. Kumbaga sinasabi mo, bago pa magsimula ang mga ganks na pinaplano dito ng Onyx Philippines, alam na kagad nila with those visions na naipoprovide dito ni Aqua. Yeah. Actually, kung titingnan mo, medyo tipid pa nga sa paggamit niya ng Astral Echo. Hindi, sabi ni Aqua, anong tipid? Gamitin ko kagad. Ito nga, oh, naglatag na ako ng kumot kasi medyo malamig. Painitin muna natin ang sandali. Oh. Andyan yung mga apoy na binibigay ni Jem. Pero aatras na lang din muna dahil alam nila. Pwede silang makounter ko eh. Oo okay. Uy, pero ngayon ha, si Irad nakikipaghatakan lang dito sa Orange Buff. And the Retribution ay ginamit ni Irad. Nakuha niya ba? Nakuha niya. Dalawa sila ni Emin ngayon and nag-expire na yung kay Emin. Yun yung kanilang sarili. Sariling Orange Buff. Oo, abot pa rin naman sa oras eh kung titingnan mo kasi yep. 20 seconds bago mabuhay yung Lord. And mababa lang naman, 30 seconds lang naman dito sa Retribution. Yeah. So kayo, hahatake ni Ryzen sa kanyang panig. Tama na naman. Sabi ni Ryzen, ama ka na, kanina ka pa eh. Once is enough, twice is too much. Twice is my fault. Tama. At alam ni Ryzen na kapag nakuha sa kanya yung purple buff na yon, magkakaroon na naman ng kit ang RSG additional, kumbaga. Kasi nga, di ba spammable na, tapos bibigyan mo pa ng cooldown reduction niya ng purple buff. Uy, ngayon ha, sinisimula na ng RSG yung Lord. And feeling ko nakakatulog ang Onyx eh, pero nag-decide na sila na huwag na nating ituloy. Huwag na tayong sumugal. Sobrang risky at nakaposition na most likely ang RSG doon sa Lord na yon. And paano ang pagdepensa ngayon ng Onyx Philippines? Meron naman silang X-Borge with that last Insanity as well as si Nets. As long as hindi ma-pick off ng side ng RSG ang itong Bruno na to, magkakaroon sila ng ability to clear this wave. Plus the fact na merong IMU coming from Super Friends, so pwede niyang gayahin yung Minowan's Fury coming from Light para lahat ng mag-overextend, pwede nilang i-punish, tapos pwede nilang i-turn yung tides around them. Yep. Go for the counter. Yep. Ika nga. Kung sino yung maunang mag-Binovan Fury, parang medyo lugi eh. Kung magkakaroon ng ganong tagpo. And ngayon, Onyx Philippines, limang miyembro sa gitna, de-depensa. Yung second tier turret ay babasagin ng mabilis bago pa lumabas at bago pa makarating yung Lord sa top lane. Nandyan yung mga pokes. Nandyan yung Astral Echo. Nandyan yung Astral Recall. At tuluyan na nga silang papasok gamit yung bubong sa itaas na bahagi ng mapa. At mukhang yun lang muna ang gusto. Hihinga muna sila dito and RSG, makikita natin yung disiplina rin. Even though nalamang sila at malaking kalamangan in terms of gold and even sa mga itemizations or sa mga items na hawak nila, rumirespeto pa rin sila. Tingnan mo naman yung poke, Emin, baba kagad sa kalahati yung buhay. Kung hindi dahil dun sa mga heal ni Light, medyo delikado ata siya. Ngayon, nandito na naman yung full-on collision. Pero alam nilang wala silang minions, kaya yung mission, atras. Ganda ng ginagawa ng RSG dito, no? Alam nila kung kailan nila kailangang i-extend yung mga sarili nila. But at the same time, hindi sila nag-overextend. And isa sa mga keys to victory natin, no, ay to be able to dance like a butterfly and sting like a bee. Imagine. And sobrang crucial ng ginagawa nilang pag-attacker right now. Pati turret, dinadance nila. Grabe yun, ha? Ibang klase makipagsayawan. Pero nabanggit mo kanina yung keys to victory. And isa sa mga keys to victory ng Onyx Philippines ay si Jem. Yeah. And doon sa early game na nakita natin, talagang si Jem ang pinunish dito. So parang may kita natin na
ano eh, alam ng RSG yung mga homeworks nila eh. Inaral namin yung naging playstyle at oh, si Gem talaga ay isa sa mga nagiging vital hero or vital, sabihin natin na piece doon sa puzzle na meron ng Onyx Philippines. At talagang siya ang tinarget eh. Sabi nyo nga kasi, hindi Jemper, aray ko naman! Grabe naman yun, Bes! Saan ang gagaling yung damage na yun? Kaya naman ngayon yung mga members ng Onyx Philippines dito kumatras. Ryzen! Kaya humaharap, pero with the finishing, Astral Recon plus the Foreman Minowan Fury mula kay Light. Walang mangyayaring respo from Onyx Philippines, pero here comes the retaliation. Mukhang papalag sila. Pero yung mga buhay, hindi na nila kaya. Hinga muna, sabi dito ng RSG, 8.6k gold lead. At ang Onyx Philippines ay makakadepensa dito sa may bandang gitna. Pero hindi na nila mapoprotektahan yung bottom lane. Ngayon, mas mahirap ito kasi bukas yung top mo, bukas yung bottom lane mo. So, mas sabihin na natin na mas mahirap magpunta from one place to another sa pagdepensa. Oo. And because of that, no, nagkaroon ng space itong side ng RSG to take out this second Lord of the match uncontested. Kasi nga naman, wala yung retribution holder ng side ng Onyx Philippines. And because of that, just so easily, nag-balloon palalo yung kanilang 8K gold lead to 9.4K gold lead. Alam mo, sobrang... Yung ginagawa ng RSG ngayon, di ba nabanggit mo hidden gem kasi? Yep. Eh, ang taas ng vision ng RSG. Nasa site niya yung hidden gem. Oo, hindi na hidden yung hidden. Ah, ano na yun? Scene. Scene gem. Scene gem. Kasi lagi siyang nakikita and kailangan niyang humarap. Mm. Actually, so, kung titingnan mo, parang sa ano no, sa composition ng lineup ng Onyx, siya talaga eh, bukod kay Ryzen yung kailangan humarap dito. Kaya lang ang problema, hindi niya kinakaya yung damage eh. Basag kagad yung piraga niya. Pero si Iradidon, medyo nanganib ng bahagya ah. Nararamdaman na paunti-unti yung mga bolang nang gagaling kay Nets. May Lord na dedepensahan. Wala nang inhibitor turrets ang side ng Onyx Philippines. Kimalaban sa lima. Ipaburst lang ni Nets yung Lord at mukhang meron pang clash na magaganap dahil handa ang Onyx Philippines. Look at Gem frontlining. Sinusunog-sunog lang yung baka ni Light. Iniihaw. Pinapalambot eh, nilalagay sa ano, pressure cooker. Pressure. Pinipressure lamang, pero ang pressure ay nasa mga kamay ng Onyx Philippines ngayon. Almost 10k gold lead at kailangan nilang iwasan, aray ko, Bes. Napakakate. Ng ano, lalo na pag nag-proc yung ano, nag-proc yung Impure Rage, yung Lightning Truncheon, and well, naka ano na, naka Ice Queen 1 na rin siya dito. So additional slow at papahirap pagdating sa laban na ito. Ang ganda ng ginagawa ng RSG dito, mostly because nga kahit alam nila na sobrang laki na ng lead nila, hindi sila nag-overextend against their enemies. Kasi nga naman, malaki yung punish capability ng side ng Onyx kahit wala silang masyadong crowd control. Exactly. Dahil meron silang sustainability, tapos meron silang area of effect damage because of Gem's Last Insanity. Nai-heal lang kasi, di ba? Kahit tamaan ng tamaan ni Aqua, merong heal na nang gagaling kay Yoshino. Yep. Kaya parang napabaliwala lang yung mga poke damage. At nire-respeto yon ng RSG Philippines. Meanwhile, 60 seconds. Uy! Mas malaki yung gold ni Nets kaysa kay Eman. Kaya nga siya yung ano eh. Kaya nga Eman payaman, payaman eh. Ikaw naman, para ka namang ano eh. Eman payaman nga eh. And isa sa mga maganda dito, naka-wind of nature na rin siya. So most likely, additional survivability para sa kanya. Even though na 10k gold lead ang hawak ng RSG, si Nets hindi talaga nagpapahuli, no? Grabe si Nets. Ibig sabihin lang nito, kahit nalulugi na yung lahat ng kanyang mga kakampi, hindi siya nalulugi in terms of farming up. And nakita natin, nag-build na siya doon ng si Halberd, which means manenegate yung healing nitong baka na to. Pwede rin yung ano, regeneration o yung spell bump na meron ang isang Dyroth. Oo nga eh. At ngayon na merong namumuong bagyo doon sa may bandang itaas sapagkat merong pag-ikot na nagaganap. Kasong alang nakita sila sa lahat ng Astral Echo mula kay Aqua. Kaya it's time na yata to go. At si Eman magbabato ng mga crossbow pero si Irad ay nasa harap na. At si Light nag-aabang pa ng matatabugan pero mukhang si Gem ay makukuha na nila. Piraga armor ay mawawala. Makakadodge ng kaunti pero hahabulin lang din naman yung slow na nanggagaling. At hindi na siya makakasurvive. Meanwhile, Irad, may ginagawa palang trabaho doon. Pagpasok ni Eman na naka-wind of nature. Ganun nakasakit yung mga binibigay ng basic attack. And it's time for RSG. Mukhang oras na nga nila nakunin. Ang game number one kapag super freeze na lang, mawawala pa rin pero wala silang minions. Oop. May manggagaling sa bottom lane. Medyo matagal pa. Grabe. Nailigtas si Aqua to ha. 3, 2, 1. Buhay na si Ryzen. Pero may mga minions sa loob at hindi napapaabutin pa. RSG Philippines. Game 1 ay kanila. And that winning moment is brought to you by our official sponsor,
FWD Life Insurance. What a game number one na ipinamalas at ibinigay sa atin ng RSG Philippines. Wow, grabe yung laban na yun. Ang ganda ng ginawa doon ng RSG Philippines, no? Yung from beginning to middle game to late game, wala silang pinalampas. As in, hawak na hawak, kapit na kapit. And nakita nating nag-manifest yung kanilang strategy na in a way, eradicate nitong si Irad, si Ryzen, and that's specifically what he did. Yeah, actually, nagpapalidan lang yung gold lead eh, ng mga first 3 minutes eh. Sabihin na 3 to 5 minutes dahil nga si Nets ay nakakuha ng gold, makapal-kapal na gold plating sa may bandang ibaba. Pero right after nun, hindi na binitawan ng RSG yung kanilang gold lead at talagang na-dominan nila dahil sa vision. Na sabi nga natin, di ba, pag may vision, may mission. Wow. And yun yung mission nila, Task Force RSG. Yeah. Tsaka parang, ano eh, alam nila na slowly but surely, hindi natin kailangan magpadali. Mm-hmm. RSG Philippines just used yung mga heroes na meron sila doon sa hinihingi ng hero. Yep. Diba? Aqua just giving vision, si Light set up. Eto and si, ano, si Nuts, yung ginawa niya ng early game. Ang ganda nun. Yan, sobrang ganda. Pero syempre, get ready to party sa anniversary celebration ng MLBB sa October 7. Ang dami nating parties, ha? Up for grabs na ang 5th anniversary and core selection chest at ang 7th anniversary achievement pag na-unlock mo ang annual fund data. At mag-chat lang din kayo ng happy 7th anniversary sa MLBB chat para makaklaim ng mas marami pang rewards. Libre rin ang lahat ng heroes for a limited time. Kaya ano bang iniintay nyo? Tawagin ang tropa at makisaya! Alam mo naman, sobrang paborito natin. Basta libre, paborito natin yan. But of course, syempre hindi magiging libre ang laro na ito dahil ang Onyx Philippines, alam natin na gusto nilang bumawi at nakita na natin yung lakas talaga ng kupuna na ito. Yeah. No? Pagtapos ng first 3 weeks natin, nakita na natin yung lakas dahil sila nga ay nasa second seed. But of course, excited ako kung ano nga ba ang mga nangyari doon sa laban na yun na ipapaliwanag sa atin ng ating analyst na si Atianara. Atianara, ikaw naman na. Mukhang for game number one, mas mabilis ang mga Raiders than the Sonics as RSG Philippines takes game number one against Onyx Philippines. So what a very wonderful showing from the side of the Raiders as they were able to exude their dominance against their opponents in this specific game. But of course, who paved the way for that is none other than their jungler, which is Irad, na sinabi ni Burrito kanina every time na ma-open ang isang Fredrin na, by the way, mayroong 100% contention rate, which essentially means, nasabi nga ni Joshik, hindi siya nawawala sa draft, be it in the bans or be it in the picks. Nakikita natin na yung kanyang itemization dito ay very standard for a Fredrin, while nag-build man siya ng Winter Truncheon, that's only for the late game kung saan mabibigyan na siya. Kaya naman kung papansinin natin kung paano yung naging movement ng side ng RSG Philippines noong start ng matchup pa lang, nakuha na agad nila yung first turtle kahit 4 versus 4 to. Why? Essentially because meaning nga natin, sinasabi natin, no, na parang Balmond yung ultimate coming from a Fredrin na nagkakaroon sila ng ability to burst down the enemy objectives and be able to turn down their enemies. And nakita din natin how the rotation was for the side of RSG kung saan hindi tinantanan ni Irad ang ating hidden gem in a way na nakikita na natin sila, and because of that, nagkaroon ng enough opportunity and enough space si Nats na mag-rampage and maging aggressive against their enemies. Kung papansinin din natin, ang ganda kasi ng synergy ng skills coming from the side of RSG kung saan nagkakaroon sila ng ability to pakapalin yung hitbox, and nakikita nila kung nasan yung kanilang mga kalaban because of this Aqua's Noveria. And because of that, sobrang nagiging instrumental ng vision because that way, nagkakaroon sila ng ability para malaman kung saan ba dapat sila mag-gank at kung sino yung dapat nilang iwanan. While Onyx Philippines really did a good job holding their fort against RSG, kung saan pinapunish nila yung RSG every time na mag-overextend dito, hindi yun naging enough towards the latter part of the game because of that 10k gold lead for the side of the Raiders, and sobrang naging beneficial yun for them. Ang ganda ng naging performance still ng RSG Ignite, and kung papansinin natin, no, si Nets with his Bruno, maganda din talaga yung performance kasi nga naman hindi siya nahuhuli in terms of the gold, and nakikita natin just how good he is as a gold laner. But because of that, hindi naman kayang buhatin ng isang player ang kanyang mga kupunan, and because of this wipeout from the side of RSG, talaga namang nagkaroon sila ng opportunity to end the match and in a way, wipe out the rest of their enemy. Nabuhay si Ryzen, yes, but he's not enough to be able to defend against 3 minion waves all coming together. That's why that was a very good, wonderful play coming from the side of RSG.
Kung papansinin din natin, no, in terms of kills, a very relatively low scoring game, 12-5 from the side of RSG and Onyx, and nakita natin na very standard ang kanilang naging emblem. Wala namang kakaiba and wala din namang kagulat-gulat na mapapa ganun. Huwag ganyan lang gawin. Pero lahat ng nakuha nila in terms of objectives, neutral objectives, as well as turret objectives ay talagang pumabore sa side ng RSG na nagkaroon sila ng ability na makapag-scale doon pa lang sa start ng matchup up until the late game. In terms of emblem, walang kakaiba. Again, aside from the fact na nakita nating nag-impure rage itong backshot na to na usually nakikita nating nako-concussive blast. But again, as we've mentioned kanina, ang isa sa mga logic behind this ay para magkaroon siya ng added damage as well as added mana regeneration. And nakita naman natin yun. And in terms of itemization, again, as we've mentioned, standard items for both of these teams. Narespeto nila yung kanilang mga kalaban in a way na nag-build sila ng defensive item when need be, kasi nga naman talagang naging crucial itong Noveria nitong si Aqua, kaya naman napabuild ng Athena Shield yung dalawa sa limang member ng side ng Onyx Philippines, and hindi din naman nabigyan itong si Nets with this Bruno, kaya naman nagkaroon siya ng almost lock item. In fact, lock item talaga yung kanyang naging ability in this specific game. It's just that for the majority of times, grabe yung synergy coming from the side of RSG, coming from the side of the Raiders, and mukhang task force talaga ang gusto nilang gawin. And kaya naman kung titignan natin ang ating team fight participation, the same si Aqua as well as si Irad. Essentially, ibig sabihin nito, sobrang bilis nila mag-rotate, kasi kung babalikan natin, si Aqua ay naka-Wilderness Blessing as well as Agility. Tapos itong si Irad na jungler natin, and nakikita talaga natin sobrang bilis na mag-rotate sa map, kahit nga naman back siya yung kanyang kalaban na usually talagang pinangka-counter against a Fredrin. Almost all of the game, ang ganda ng pinakita nitong si Irad with his Fredrin, but because he was backed by the rest of his team, RSG takes game number one confidently against the side of Onyx Philippines, and this just goes how to show na ang ganda and ang bongga ng pinapakita ng parehas nating kupunan, and to think na second series pa lang natin to for the day. Yeah,